Pastor. Ako po, actually ako kanina umaga, hindi po siya. Tinigil-wili po siya ito, sabi ko, Pastor. Ako po, hindi po itim. Our team is double honor. Double honor. Due to our pastors, the church member who truly loves God, we love his pastor as he loves his own soul. Grabe, no? Akala ko kasi dati pasta-pastahan niya si pastor. In fact, ngayon naranasan ko nung unang nagpapastor si pastor sa Teokawa. Sabi ko, nakikita ko yung kilikili ni Pastor Pasa. Pero sa totoo lang ako, hindi lang kilikili. Hanggang paywang. Alam niyo kung bakit? Mainit dito sa unang kita ko lang makasama. Kabo kaya nag-tip ko gumagano. Pero okay, sabi ko, Lord, kakayanin ko ito. Kaya ngayon, kung kakailangan natin yun, no, si pastor, ako siguro isang mag-testify sa inyo. Madali ng umaga, I wake up 5 o'clock in the morning para gumawa ng selfie. Gagawa pa ako ng sinyon ko, anong tawag to, ng devotion. Pagkatapos ng 5:40, sabi ko, gagawa pa pala ako ng sermon. Saan sana kayo yung kwan? Sermon ni Pastor, eh, nakita ko ngayon. Pagkakita ko. Kahit hindi nyo nakapikit yung mata ko. Sige, banat. Sige lang, nag-apak ng keyboard. Tapos eh, tinubulti ko na. Yung ibang sinulat, tinayin, hindi ko mababasa kasi yung ibang litra nagdudubli, humahapa. Yung meter A minsan, nagtatatlo, nag-ahapa. Pero alam mo sa totoo lang, kung hindi ko inaksip ito ngayon hamon sa akin ni Pastor, hindi ako natuto magamit sa keyboard. Ang computer. Kasi dati, pag alam kong mali, kundas pa. Ngayon, at least, nag-try ako, nararamdaman ko yung pakiramdam ni Pastor ngayon. We are going to talk about honoring our pastor, our spiritual leaders, in the church, outreaches pastors, and all other pastors in the world. We learn today four ways to honor our spiritual leaders. Apat lang. Pero kung totoo, sinapakarami ka tayo. Pero buti nga si Pastor, mabait si Pastor, apat ang hinihingi sa atin. Kaya sabi ko, actually, dito ko lang din, kahit ako mismo, dito ko lang din nakikita, sabi ko, kailangan pala, pag pumunta ka ng simbahan, yung titingnan mo yung lahat. Titingnan mo lahat ng kabutihan. Kasi kung titingin ka sa malikinig mo, lahat makikita. Lahat ng kabutihan, lahat ng ibon, ng ibon at sacrifices ng pastor natin. That's it, me. Pero pag pumunta ka sa simbahan, isipin mo kagad, mamimento doon si Lord. Kailangan maging bukas yung isip mo, maging bukas yung pananaw mo na hindi ka pumunta sa simbahan for a company, for makikipag-usap lang. Kundi dapat, isipin mo lagi, paalis ka pala ng bahay mo, pupunta ka ng simbahan para mamimit mo si Lord. Higit sa lahat, huwag niyo tingnan yung pagkakamali ni Pastor. Pare-parehas lang tayong tao. Tao lang yung nagkakamali. Kaya nga ako minsan pag nag-exhortation ako, kaya ngayon minsan nauutal ako lang yung bakit. Hindi kaya biro tumayan dito sa sinatayuan ba? At the same time, dito ko rin natutunan. Kailangan naman talaga, karapat-dapat natin ibigyan ng parangal or iuno naman natin yung pasto natin kasi sa totoo lang po, hindi biro ngayon na-experience ko, hindi biro yung pinagdadaanan ko. Kasi alam niyo kung bakit. Tingnan niyo ha. Una-una, diskigising ka ng mga para sa gusto. For what? Una-una, tao lang siya kailangan niya ipit yung sarili niya. Yung spiritual life niya kailangan niya ipit. Pangalawa, kung hindi niya ipit yung sarili niya, ituturo niya sa atin. Biruin mo, magpukulit siya. Sino ba tayo parin? Hindi niya kung tutusin, sino naman na siya ni Lord. Pero minsan ang mahalam niyo mga sakit niya sa kadalasan ito na niya. Actually, kahit ako nabibigyan. Isang pagkakamali ng ipad ko, lahat na wala. Kaya sabi ko, dito ko na-realize na, sabi ko, dati kasi pag pumunta yun si pastor sa bahay, nagsisharing kami. Sabi ko, pasok sa kabila, tago sa kabila. Pero alam mo sa totoo lang, nung huling punta ni pastor sa bahay, doon ko na-realize kung ano yung sa loob nila sa pastor. Kasi, habang minamasahe ko siya sa likod, sige, salita niya, salita, ako patuloy siya. Hindi na naman ako napikinig. Alam mo, pupasok ko ng kwarto, hindi na ako lumaban niya ako. Kasi, sister Irene, umililig na, pero lumaban na ako kasi hindi mapapinig ang emosyon ko kasi ang dami niya ang nilalasahan. Sabi ko, kaya sabi ko sa inyo,
Kung lahat kayo siguro, kung ialam ni Pastor, i-share ko sa inyo, yung mga yung pinsan ni Pastor, baka upukulang yung tissue natin dito. Sa totoo yan. Kaya sabi ko, ngayon, pagising ni Sister Ray kanimaga, sabi niya, good morning, Pastor. Sabi ko, bakit? Papayagan na ba mo yung Pastor's part? Alright. Sabi niya, sige pa, go ka lang. Kaya sa totoo lang, kung kailangan natin i-honor yung Pastor natin, sa totoo lang ha, kung titingnan natin atin, dudukot lang tayo ng pera natin o pastor. Pero mabigat. Pero sa totoo lang, kung titingnan yung pagiging isang pastor, hindi pero. Kasi sa atin tingnan nyo, ang isang sakripisyon nyo, pera lang eh. Eh, kay pastor lang yung isang sakripisyon niya, pamilya na, oras niya, physical na katawan niya, spiritual na katawan niya, at sa higit sa lahat, mentally. Ang pagiging isang pastor, isa sa pinakamabigat na bakit ang nasa isipan. Okay lang yung pamilya kasi pwede mo, Lord, nandiyan naman. Pero pagdating sa spiritual fight, spiritual battles, dito mo makikita kung anong klaseng pagkatao ka. Pag ikaw, hindi ka marunong lumaban sa espiritu na laban, baka sabihin nyo, Pastor, ay sa loob ka tatao na. Totoo, kasi ako kasi naranasan ko. Kasi pag ako nanghihina, pag hindi ako natukusan na magsaliksik, alam mo sa tulang, ito ang mga papel, bakit yung nipon? At alam niyo, simple lang to. Oras ang ginagugol dito ng pastor. Pagdating ko sa bahay, kahit po, ikaw po na ako yan. Pag alam ko, medyo mahina ng spiritual life ko, tinitingnan ko. Tapos pinabasa ko ulit yan. Alam mo kung bakit? Hindi niyo alam na pag-uwi, no? Kala niyo ako bilang to. Sandata ito ng inyong mga spiritual life. Kaya huwag ko lang ikilitaso. Alam nyo yung compilation mo nito, harus ganyan ako. Tatlong folder to. Kasi alam mo bakit? Sino ba naman susugod sa gira na walang baril? Araw-araw may gira tayo. Kaya dapat natin isipin, si Pastor ang baril. Si Pastor? Pero hindi nyo alam kung ano pinagdadaanan ng Pastor natin. Sige po, napakaba, napatayo. Ito, yung ating dito sa unahan. We learn today po ang 4 ways of spiritual leaders. Una, financial support. We honor our spiritual leaders by supporting them financially. Actually po, makikita po ang text nito sa 1 Timothy chapter 5, 17 hanggang 18. So we find here the first way to honor spiritual leaders. Mga kapatid, ang layo po ng puji at tuyo kawa, hindi tatakbo ang kuruma na walang gasolina. Sa atin, akala po natin, pag nagbibigay lang tayo ng kay pastor ng love gift o kaya pag nagbibigay tayo ng upiring, akala natin, bahala na, basta tapos na ako. At least, I did my part. Pero hindi nyo po alam. Paano tatakbo si pastor ng tuyo kawa? Paano kayo pakakainin ang spiritual life nyo kung walang pang gasolina? At saka lagi nyo po isipin, kung nagbibigay po tayo kay pastor, hindi po ito ordain lang ni pastor. Hindi po ito command ni pastor sa atin na, oy, kailangan kong pira nyo, hindi. Lagi nyo po isipin, mga kapatid. Biblically po ito. Kung may mag-speaker man po dito sa atin sa tuyo kawa, supposed to be, hindi natin i-criticize. But instead, thankful tayo. Alam nyo kung bakit? Hindi pino kaya ang matayo sa harapan. Hanggang ngayon, nangangatog kaya ang tuhod ko first time. Samantala kayo, ichimanggusin lang, hirap kayo magbigay. Sabi ko nga minsan, sabi ko, Lord, salamat na lang, hindi ako naging pastor, dahil kung akong naging pastor, lahat na mga makukunat, yari sa akin, Lord. Ay, pastor ka na rin! Pero alam niyo, sa totoo lang, sinabi ko yun, nasa work ko pa habang nagtatrabaho ako, sabi ko, kasi biglang bringing out sa akin ng Holy Spirit pastor, yung buhay pastor, sabi ko, buti na lang, hindi ako naging pastor. Kung naging pastor ako, alam mo sa totoo lang kasi, buti na lang, hindi ako naging pastor. Kasi alam mo bakit, masyadong matalas kasi hindi ako. Kaya ayaw ko pasukin, masyadong frank na kaya ako magsalita. Kaya sa totoo lang, sabi ko nga, kay sister, ma, paano yan, wala mo lang kasi pastor. Buti na ba niya, buti na asawa. Huwag mong problema niya, hindi ka pastoral po. Sa totoo lang po kasi, supposed to be dapat, hindi magiging mahigpit yung wallet natin at saka bulsa natin. Kasi alam nyo kung bakit? Biblically kasi ito mo, hindi nyo alam na pag nagbigay lang kayo ng kay pastor ng gusto, hindi nyo alam
bubuksan ni Lord yung floodgates of heaven para i-bless kayo. Kahit binibless niyo yung workman of God. Kaya sabi ko nga, Lord, mula ngayon, iniim ko. Pagpalain mo ko ng gusto, Lord. Bahala na. O, hindi ko yung pababayaan. Pastor mo na yan. Basta, no matter what, prasuhan na kung prasuhan, tuturo mo ko hanggang kaya. Kaya mo yung isipin, pinapira lang ito. Pastor's identification. Alam niyo po, yung pagiging pastor, hindi biro. Kasi dito, actually, responsibilidad po nating member, nasuportan yung aking pastor. Kasi tingnan niyo to ha, yung basahin ko dito sa pastor's identification, makikita sa 2 Timothy, chapter 18 siya. For the scripture says, do not muzzle an ox, or while it is treading out of grain, in the worker's deceit, his wages. Hindi yung sinabi ni pastor. Ah. Nasana yung aking pastor siya dyan. Uy, bumising naman kayo. Hindi si pastor may ordain yun. Biblical po yun. Deserve ni pastor kung magkaroon siya ng support. Kasi ang hirap. Alam nyo, dito nyo hukutin si pastor. Huwag naman dito sa talampakan o kaya sa bulsa. Dito. Kasi pag alam mo kung bakit, pag dito nyo kasi hinugot si pastor, yung tulong nyo kay pastor, ang kaanbaga, eh sa totoo lang, ako nga, pag pumunta si pastor sa bahay, wala ko pero pinipigay. Alam nyo kung bakit? Yung alawans ko, kung hindi lang. Pero sabi ko, pastor, di bali kahit wala akong alawans, iniisip ko naman kita, ititrip kita, special massage. Wow! Kita nyo. Alala ko tuloy one time to, kung paano ko to, paano nangyari ito. Si pastor, pumunta sa bahay siya lang mag-isa, naglamig yun, mga abang, I think December or January. Pumunta si pastor sa bahay pagkatapos ng bihis. Sabi, sakit ko talaga ng likod ko. Sabi ko, sige pastor, kahit pagod ako, dapa yan si pastor. Ako lang nakakauto sa pastor yan. Dapa, that time ako kumagal niya. Dapa si pastor. Wow, what feeling. Ay! Alam mo, doon ko na-realize. Pagod siya trabaho, marami siyang iniintindi. Hindi nyo nakikita ang lalaki kaya ng litig ni pastor sa likod na ugat na bumubukol sa tao. Gigising siya ng umaga kaya kahit nakapikit yung mata kailan ng gumawa ng devotion. Tapos susunod pa ng kanyang sermon. Kaya sabi ko, alam mo ko yung pinipisil ni pastor na umaray siya pati yung binti niya. Sabi ko siguro kung ako dito ba di ko kakayanin. Ngayon ko lang sinasabi ko, hindi ko kakayanin. Alam ko bakit. Minsan kasi kung titingnan mo yung schedule ni pastor, siya yung taong walang pahinga. Yung iba sinasabi, Linggo lang ang pahinga. Si pastor, walang pahinga. Grabe. Kaya pag hinilot ko, sasabi ko, pastor, di balikin ko lang ang pera. Ititrit ko na masahe. Okay. Ngayon, napasarap siya ng masahe ko. Akala ko, nakukwito siya. Akala ko, gising. Nakadapa. Nakukwito siya. Oo, mga bro, ganun to. Hindi ko alam, tulog na. So, sobrang sarap. Tapos din, sabi ko, pastor, pwede lipat ka na sa kwarto. Binaisin ko, pastor, lipat na po sa pastor. Sige. Wow, wala yatang balak to si pastor lumipat. Alam mo lang, ginawa ko na lang. Inumutan ko na lang siya. Tapos pumasok ko sa kwarto. Siya nakadapat sa sofa. Kung anong position niya, sinimula ko yung massage ko sa kanya. Eh siya position niya. Sabi ni si Tarin, pa, sana si pastor. Ayun, nasa sala. Anong ginawa? Tulog. Eh bakit hindi mo pinalipat sa kwarto? Ay, hindi na ako naririnig eh. Basta umuho lang siya, tulog siya. Yan sa totoo lang. Mas, kung pinansyali lang ang pag-uusapan sa pagsuporta ng pastor, ano ba naman, pupunta kayo sa paling isang lapad, gusin, chicken lang. Magbigay kayo kay pastor ng simpleng lagyan, gusin. Hindi raka. Isipin nyo nga lang nabibili nito sa palingki. Pinahihirapan ito ni pastor. Masakit kaya sa bangsa mo, pink yun ito. Akala niyo ba? Kaya nasabi ko nga, alam ko nung nireview ko yung sermon ni pastor, nagsimula si pastor ng tuyo kawa hanggang present. Alam niyo nung binibigyan yung nire-review ko, hindi yung sermon niya. Yung limited sa kilay, sa ano niya. Alam niyo nakita ko, nung nagsimula dito si pastor, dalawa lang. Totoo yun. Alam mo kung bakit? Kasi sabi dito, identity ng pastor natin, dapat natin suportahan. Tapos,
Mga pagkapatid, lagip nyo lang kahirapan nyo pa. Ano ba pulsa nila? Lakyan nyo ang tuganga yan. O ito pa isa, double honor. Makikita naman ito sa 2 Timothy chapter 5, verse 1. The elder who direct the affairs of the church will are worthy of double honor. Sa tingin nyo kaya, si Sister Lerma, apat lang ang anak. Nangamuti oh. Ako, isa lang anak ko. Pero minsan, na para mapupuktik pa yung litig ko sa kanya. Nag-iisa lang anak namin, Sister Ray, talawa kami, pero Sister Ray, ngayon lang pa minsan niya. How come pa kaya tayo mahawakan ni Pastor na isang church? Ha? Isipin nyo mga kapatid, minsan si Pastor ilagay nyo rin sa sarili nyo. Para maisip nyo, ma-realize nyo. Huwag nyo tingnan yung lahat ng mali ni Pastor, tao lang yan. Kung nititingnan nyo kung paano tayo ni Pastor tinulungan na madala sa atin si Lord at the same time kung paano tayo binabago ni Lord. Instead, may criticize natin si Pastor. Bakit hindi na lang natin, brasuhin na rin lang natin si Pastor ng tulong, hindi na criticism? Tama? At the same time, kung bigyan lang natin si Pastor na parang ay, lubos-lubosin na natin. Actually, sabi ko nga eh, kita ko lang pwesip sa amin. Paano na tadali natin ngayon pagkita ni Church? Ito pa, niluto mo natin pagkita. Dalawang papangay lang. Alam mo kung bakit? Harapta mo kung kasi yung kira ng Pastor. Sa totoo lang, siguro, kahit sa akin, ako ordinaryong mabindan. Hindi ako nanginayang. Kung i-appreciate ko lahat ng ginawa ng Pastor sa akin. Kung sa akin personally ha, gusto ko i-share sa inyo, kung i-appreciate ko yung effort ng Pastor, siguro kahit sa pirasong baboy, yung manginayang na ibigay. Alam niyo kung bakit? Sino ba naman, Pastor, magtsatsaga sa akin ng 2 o'clock in the morning, kahahabol, kahihintay, dahil nagtatago ako kung saan saan yung sulok ng Tuyokawa? Oh, si Pastor lang yun. Pero salamat kay Pastor dahil sa effort niya, nandito ko ngayon sa harap. Ganon si Pastor, ganon ang effort ni Pastor. Bakit ako nandito sa harap? Minsan pag bumibili si Sister ng staff, sabi niya pa, pag-uwi niya, sabi ko, alam mo, minsan tinatanong ko, ito na sa inyo. Hindi ko ba siya. Sabi niya, wala kayo, wala kayo. Siya nakakita, alam ako sa pinto. Bakit hindi ko nandito? Pero usually po, actually, kung titingnan mo sa maliit na bagay na, pero hindi niyo po alam, ang isa hanggang 5 kilong isda, 3 kilong isda, malaking tulong kayo yung Pastor. Subukan nyo makaimuno sa sopa kung magkano yun. Ganun dapat. At the same time, alam nyo sa totoo lang kasi, minsan dumarating sa ating mga member yung pagka-pray. Totoo. Pero sa tingnan nyo ha, sa mga walang kagwitang-gwitang bagay, gumagastos kayo ng lapad-lapad. Pero sa pagsuporta kay Pastor, bakit hirap? Eh paano kayo kung naisip din ni Pastor? Bahala yung taga-Tuyokawa. Total sick na rin naman ako dito sa Pudyo eh. Ano kayo ngayon? Uupo kayo sa isang tabi. Iyak-iyak nga nga. Nalalang ko kasi alam na kung bakit. Kami ni Sister Irene, no? Wala pang Tuyokawa, wala pang church sa Tuyokawa. Dumanas kami ngayon ng grabing earthquake sa buhay. Alam mo, nakapagpo kami sa harap ng iyon. Sabi namin ni Sister Irene pa, may Diyos pa kaya? Pero alam mo sa totoo lang, yung simpleng tanong, dinilig yun ni Lord. Dinala niya si Pastor Ilin sa Tuyokawa. Ngayon hindi na ako nagtatanong kay Lord. Alam mo, hindi na ako nagtatanong kung may Diyos na kaya. Alam mo ito yung sinasabi ko sa mga kasama ko. Maniwala kayo kay Lord. Amen. Totoo yan. Alam niyo kung bakit? Dahil siguro kung wala si Pastor Ibi, yung time na yung natake ako ng nervous breakdown, bumigti na siguro ako. Oo. Dahil kung kayo ba na magkaharap niyo yung demon, bakit hindi kayo mabibigti? Oo. Pero pasalamat ako kay Pastor Ibi na siya ang ginamit ni Lord dito para sa iyo. Amen. Kaya huwag yung isipin yung pagdating sa ambagan sa simbahan, huwag yung isipin ka agad mo, na naman, pera. Pag sinabi, magbibigay kay Pastor o maglalabo pera kay Pastor, na naman, pera. Sa tingin nyo kaya, subukan nyo hindi magsimba kaya na isang buwan, kung anong kinalabasan nyo pabalik ng simbahan, hindi kayo kapag sa kalsada. O, isipin nyo, pupunta kayo ng minista, kung kaya pupunta kayo ng iyon, walang binibintang sermon. Nababasahin nyo ngayon para lang ma-recharge kayo. Kaya dapat, hindi lang minsan, lagi natin isipin, iunuan naman natin si Pastor. Yung lahat ng mga mali ni Pastor,
ilagay nyo na sa basura yun, huwag nyo tingnan nyo. Dahil kung yun ang babasahin nyo, kahit sabihin man sa inyo ni Pastor, ako na ang Lord. Sabihin nyo pa rin, ha? Ano ba? Hindi ganun. Dapat pagpumunta ng simbahan, tayo mamimdian dapat ng number one sa Pastor. Dahil, alam nyo kung bakit. Paano tatatag ang isang simbahan kung kayo mismo membro magkikritisize sa Pastor nyo? Pumunta pa kayo ng simbahan para lang i-interrogate yung Pastor nyo. Hindi nyo alam kung anong pinaghihirapan niya o kung anong dinadanas niya. Alam mo sa totoo lang, nung kasi dyan na Pastor, pakialam ako na nang lubusan yung buhay mo. No? Araw ko ngayon to. Nung nangunan si Sister John, alam nyo sa totoo lang, iyan kaya si Pastor, pero sa totoo lang, nabibisiklita ako pa uwi ng bahay. Hindi kayo matigil-tigil iyak ko. Alam nyo kung bakit? Kung ako siguro hindi ko kakayanin, baka maluwag yung tornilyo ko pagkat eh. Pero alam mo si Pastor, kaya naman, please. Alam niyo kung bakit? Inaanoyin kasi siya ni Lord. Kaya dapat din natin siyang respeto. Tama? Isa pa lang yan. Double honor lang. Pero mahaba. Pastor. Pastor ha. Yung qualification naman po, yung biblical illustration. Sa biblical illustration po, ito ang 2 Timothy chapter 5, verse 17 hanggang 25. Lahat na kaman para sa member kung paano ituring ang pastor. Basahin nyo po ito at pagnilay-nilayin. Nasa plus po sila sa pinyumaking para nang sa ganun, doon nyo ma-realize. Hindi na sita. Hindi na kami magpapalubo. Sumunta namin, Pastor. Sa tingin nyo kaya, alam nyo mga minsan, ang pagbibigay kay Pastor, nahihirapan kayo mabigay. Alam nyo kung bakit? Una-una kasi kaya agad kayo titirahin ni Satan sa pag-iisip nyo. Dahil kung titirahin nyo ni Satan sa pag-iisip nyo, ay wag na, wag ka mabigay niya. Pag dumaan si Pastor, paano na kayo? Nga kayo ngayon. Walang pastor. Tama? Eh dapat po, huwag niyong isipin palagi yun. Hindi, pira-pira lang. Wala kayang gamot sa mamir sa sugidrag para sa spiritual life. Bakit? Tingnan niyo na ha. Kung si Pastor inanoint ni Lord, bakit kayo hindi niyo kayang respetuhin si Pastor? Hindi niyo kayang suportahan? Si Lord sumusuporta tayo, hindi. Ano ba naman? We are a great family. Walang pamilyang nag-aaway. Nagsusuporta dapat sa tatay. Kasi tingnan nyo ha. Yung tatay ko dati, sabi ng tatay ko. Tingnan mo yung mga kapatid mo niya. Walang pakialam din sa akin. Pero hindi niya alam. Nung nagkasakit siya, maalam niya. Kaya dapat, ganun tayo dapat. Pag alam natin, dapat sa totoo lang ha, bilang na mananampalataya, dapat marunong kayong tumingin sa itsura ng pastor niyo. Kasi alam niyo kung bakit? Yung official expression kasi ng pastor, magbubasa mo kung what kind of situation meron siya ngayon. Pag alam niyo, tatlo ang buhay ng pastor, ibig sabihin no, hanggang dito na yan, no? Oo, kasi ako minsan, pag ina-attack yung spiritual line ko, kahit nasa trabaho, kahit napakagaan ang trabaho, parang bigat ba? Ilalas pa si pastor niya sa simbahan niyo. Bibit-bitin niya lahat kayo. Hindi naman tigasan yung ating ganito. Oh, lamputan naman natin. Higit sa lahat, ito buksan natin. Panang yun ha. Biblical illustration lang yun. Ito naman, biblical support. We honor our pastors, spiritual leaders, by supporting them financially. Na naman pastor, financial na naman. Pero sa totoo lang po. Minsan kasi, mali yung perspective ng life natin. Alam niyo kung bakit? Gumagastos tayo ng kung saan-saan. Kami yung sister Helen, gumala kami, dalawang lapad, isang galaan ng utas. Pero bakit hindi ka magsusuporta kay Pastor? Samantala habang nagtatrabaho ka kung ano na lang iniijig dyan ni Satan sa ulo na ang hindi mo alam. Kung alam yung hindi ka nakikinig sa sermon ni Pastor sa pinaghirapan ni Pastor. The word of God. Ano ka ngayon? Lalakad ka ngayon sa kalsada nga. Bakit? Alam ko bakit? Sa totoo lang, mas nakakapagod ang spiritual na battle kaysa physical battle. Tandaan ko. Kung walang pastor, ano na tayo ngayon? Kaya mga kapatid, yung financial natin, sa totoo lang, si pastor, hindi lang yan ang papastor. Kung naubos yung oras niya, kung kunti lang yung oras ni pastor na binigay sa atin, thank you! At least may kunti. Boom, cheesy! Eh, paano na lang kung wala na? Isipin mo, despite na walang oras siya nagtatrabaho, nakakagawa pa rin siya ng sermon para sa inyo. Ako nga lang kaganina, ganito lang kay Sid. Dalawang oras kalahati baga. Ang hirap kaya.
May tapang pa ako sa paa kasi may lamok. Isa pa nakikita. Nagko-computer, naka-jacket, nakatalok doon ng loob. O, nakaganong ka ng minsan-minsan, oh, dahil antok na. Eh, sabi ko, alam mo sa totoo lang, sabi ko, wow, man. Sabi ko, Lord, bakit mo naman ako napili ni Pastor? Ang hirap kaya, Lord, sakit sa box ko ba? O, ang box ba, ha? 9-0-8, tinong laki na morning, nakalala mo, sabi ko, eh, sinta lang ang box na to. Tapos, pag-inigaw ko, di ba, bakit? Nag-aralan, tingnan mo ilang litra, ilang sentence lang ko, pero ganun kagad. Ako pa kaya si Pastor na nagtatrabaho? Pero higit sa lahat, alam mo kung anong pinakamabigat ko. Si Pastor, may pamilya. Yung oras niya, kinakain natin, kinakain, para dito lang. Eh. Tapos pagka binigyan kito ng pa isa-isa, bawat isa sa inyo, ganun lang nyo. It hurts, you know? Yes! Subukan nyo, ha? Ngayon-ngayon magpakahirap, tapos sabihin lang, yan lang. Tapos ngayon, pagdating sa suporta ng pastor nyo, sabihin nyo, pastor naman, pira-pira lang yan. Yun sa inyo, pira lang yung inilalaban nyo, kay pastor, lakas, pagod, oras niya sa pamilya niya. No? Pasensya na, pero sa totoo lang, praga kasi talaga ako sa ito. Kung si pastor binibibig kayo ngayon sa akin, malang personal lang, mabahal yun. Suportahan po natin yung pastor natin, financially, spiritually. Ngayon ito na matanong ko sa inyo, kasi dubulo ano na nilang. Ilan na ba sa inyo ngayon ang pananalangin para kay pastor nyo? Amen! Tingnan nyo na lang, at least may tatlo, apat. Hello, church! 3 years na kayo kawatin, bakit di ba kayo natuto mong exhortation? Sabi ko, coordinator akong maturingan. Pero bakit simple-simple lang na sinasabi na devotion, hindi natin magawa? Pero tingnan mo pagdating sa chismis yan. Oh, Facebook. Dalawang oras, tatlong oras, Facebook, 30 minutes, isang oras. Nga nga. Pagkatapag cross ng Facebook, ay, sakit mo. Pero pray nyo kay pastor sa umaga, hindi mo pa lang maalala. Aray! Ang wali ako kahit pagod na pagod ang pagiging ako. Lord, sana ito. Pero sarili ko minsan ang alam mo at nempre kayo. Pero ang higit sa lahat, matulungan kay Pastor. Walang Pastor. Yung maririnig ko lang yung sermon ni Pastor. Maririnig ko lang yung dinadala niyang word of God sa akin. Para ka ba ito ng bagay yung silip ko na luha, tapos bigla ka na Richard. Pag inatakit pa ni Sinan, ilaw ka dyan, tumigil ka sitan. Sabi ni Wendy Lord, ganito, kapibigay lang ni Pastor, kapipresyo lang ni Pastor namin sa ito. Peace of mind ka, di ba? Lagi niyong tandaan walang gamot para sa peace of mind sa puso rin. Si Lord lang at saka si Pastor may gamot. Ayan. Gising, guys. It's about time. Para tulungan natin si Pastor natin financially, spiritually. Tulungin naman natin si Pastor. Sa totoo lang, nung pininto sa akin ni Pastor Hill, sabi niya, sa totoo lang, bilang devotion kasi, lahat ng mga member, pinag-separate ko, as long sa kaya kong malala. Pero sa totoo lang po, ako minsan, pag sumusumpong sa akin yung micro picture ko, grabe talaga, sakit sa trabaho ko ni Cristo, pero pag nakakaramdam ako ng parang, Lord, Lord, pag nakakaramdam ako ng life sa katawan, alam ko, one of you, nagdarasal para sa akin. Alam mo sa anong kagad sinasabi ko ng Lord, thank you. Alam ko, isa sa mga ka-churchmen ko, nagdarasal para sa akin. Lagi mong tandaan ko, ang akala mo, shifting dasal lang yun. Sa Diyos kaya tayo humingi ng tulong para ibigay ko Pastor. Lagi niyong tandaan ang dasal na mas higit pa yan sa financial support yung binibigay kay Pastor. Kasi anointing ang binibigay sa kanya ni Lord. At higit sa lahat, pag pinagdasal niya si Pastor niya, hindi lang simple pera mawala sa inyo. Hindi lang ipuhalakas niya mawala sa inyo. May anointing kayo pagkaling kay Lord, may anointing si Pastor para sa inyo. May strength kayo, may strength si Pastor. Di ba maganda lang? Party tayo, ha? Hirap ko yun, parang niyo. Fear treatment. Yung fear treatment. Pastor, paano kaya ka namin ituturing ng parihas? Pastor, ito pa sa'yo namin.
Secondly, we honor them by demanding that they treat it fairly. Makikita po ito sa text, 1 Timothy chapter 5, verse 19 hanggang 21. Do not receive an accusations against an elder except from two or three witnesses. Those who are sinning, rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Oh, mabigat ito, Pastor. Pasensya na po sa pagkikita pa. Lagi po natin tanggalan. Si Pastor at saka tayo magkapalimita. Alam nyo, minsan na masakit. Yung tinitingnan nyo kasi, hindi kayo nakikinig sa sinisermon ni Pastor minsan. Mayroon kasi isa sa atin minsan na tinitingnan si Pastor habang nag-i-preach. Tapos tinitingnan niya, pag ano mali ni Pastor, nako si Pastor mali na naman. Hindi ganyan Pastor dapat. Pero hindi niya alam na hindi siya nakikinig sa word of God. Alam kung saan siya nakikinig. Nasa loob ka ng simbahan, lagi niyang tandaan. Nasa loob ka ng simbahan, pero si Satan, pagkasama niyo, hindi kayo mapupuspos ng banal. Kasi alam niyo bakit? Pag kayo napupuspos ng banal na Espiritu, hindi lahat ng negatibo nakikita. Kaya mga kapatid, itakot nyo yung lahat ng negatibo sa basura. Hello? Ang basura nilalagay sa basurahan. Lagi nyo isipin, ang isip natin ang puso, tabakan natin lahat ng mabubuti naman para lalabas tayong taong mabubuti. Kung hindi man maiwasan, at least may dadagdag man lang na kabutihan. At least makikita man lang sa inyo, yan ang sisimba yan. Kasi alam mo kung bakit? Pupunta ka ng simbahan, lahat ng mali, titingnan mo, anong pinunta mo doon? Simba ba o lahat ng papukuna? Natutuloy si Pastor Miguel. Ang tuwa ko, nag-iisa lang yan. Eh kung pagtutulungan pa natin, ano na lang kinalabasan ng Pastor Miguel? Instead na, sis! Si Pastor ganito kayo. Huwag naman ganyan, non. Kaya sa totoo lang ako, natutuloy din ako. Pag alam ko medyo negatibo ng ang simula ng usapan, mindset na buga ako. Kasi alam ko bakit, pag wala yung pinakinggan mo, gagamitin niya ni Satan sa data. Lagi niyong tandaan, hindi ka patutulog ni Satan. Uuri natin, ulit-ulitin na yan nasa isipan. At pag yun, pinasok mo sa puso't isipan, anong kinalabasan mo? Nga. Hindi ka na nagkikinig ng tama. Kaya in-advise ang kanilang pastor na ganito gawin mo kasi itong tama. Wala pa rin eh. Sarado na ito eh. Sarado na rin ito eh. Kaya dapat hindi ganun. Hindi negatibo. Pastor natin, tuturingin natin. Bawal nga. Isipin nyo ah. Kung si Lord, minsan nagiging na-review ko niya. Minsan tingnan nyo, si Lord, hinanin si Pastor para maging pastor natin. Tapos tayo, anong ginagawa natin, Pastor? Tinutulungan ba natin o pinagtutulungan natin siya? Nalala niyo siya mo ni Pastor nung last Sunday? Yung regarding sa isa sa pinakamalaking simbahan sa Korea. Na mayroon silang power plant sa ilalim ng simbahan. Instead na ipag-usapan natin si Pastor kung gaano kasama si Pastor. Bakit hindi na lang natin yan gawin na pagdasal? Hindi na lang natin tulungan si Pastor sa panalangin para nang gano'n naman yung ano yung tini Pastor, hindi lang gano'ng kalaki. Kundi yung amen. Fulfillment na magaling kay Lord yung anointing niya ba? Kasi minsan, usually kasi, ang nangyayari, may mga nagsisimba na, pumunta akong simba. Anong gagawin mo doon? Basta akong sisimba. Pero punta sa loob na banta ng mga. Ay, si Paul, ganito ganyan. Ay, si Pastor, ganito ganyan. Oy, yung nigtay ni Pastor, tabi ni. Priyes ka na nagsisimba? Tiktayan ni Pastor, bumabantayan mo pa? Paano ka ngayon mag-grow? Hayaan niya lang ispiritualin yung chat-chat? Hindi naman gano'n. Ay, si Pastor Mering Kels, tatlo na. Hindi mo lang kasama ka doon sa tatlo. Oh. Pasindya na po ang pato-pato sa langit sa mato. Trabaho lang po. Actually, sabi ko ngayon, kinakabahan ako, Lord, bigyan mo ko ng anointing kasi sabi ko, Lord, hindi ko to kayang i-deliver sa mga kasamaan ko. Pero sabi ko, Lord, kaya ang anointing. Kaya pasensya na po, ha? Tagal na po ako. Ito. Dito sa prayer treatment, makikita natin ito sa literary handling at intention. May pag mayroong isang kaibigan natin o kapatid natin, pag sinabi si Pastor ganito na yan, instead na pakinggan ko, this is,
Hindi yung pag sinabing si Pastor ganito ganito. Oo nga, si Pastor ganito ganito. Hindi kasi tayo tayo ganito. Pero hindi nyo po alam, hindi lang kayong gano'n siguro. Hindi nakikita ni Pastor, pero kayong nakikita ko kayo ngayon. Nagkakaroon kayong kasalanan. Ha? Nasa isip na natin. Huwag natin tingnan natin. Deal na, abuse yan. Pag sinabi na kami, si Pastor ganito ganito. Yung masis nyo, ganito ganito. Dapat, pag ina-accuse si Pastor, tayong mga member ang number one dapat na sumuport. Hindi na pag inaccuse ni Pastor, eh, Pastor ng isang member, alikasis, upo tayo sa lamisa. Oh. Lalo nyo pag kinag-usapan, instead na takpan mo si Pastor palamigin mo, lalo mo pang niluto. Ang masama doon, nilagyan mo pagkamatis. Ano ba? Wala na lang yan niya, Nancy. Ano ba yan? Kaya dapat pag nakarinig kayo, pag alam nyong niluluto na si Pastor, hindi. Tigil ka na. Halika siya. Instead na magdagdagan nyo. Instead na luluto ninyo yung window. Tulungan nyo na lang si Pastor. Okay, tulungan nyo na lang siya mapaliwanag. Para at least, instead na dagdagan nyo yung kanya, imukin nyo na lang siya na ma-open yung mind niya sa positive. Kasi negative na nga, kung tatagdagan mo pa ng negative, ay putok talaga yan. Kawawa naman si Pastor. Ngayon, tatlo lang po. Huwag na natin. Hindi kayo naman. Church, gising. Hello. Nakikinig. Ngayon ang kulubot ni Pastor, tatlo. Pakiusap at pakisuyo ko po sa inyo bilang koordinito. Huwag na natin hintay maging apat. Yan! Dahil grabe kayo pag nag-apat. Pag pinag-apat niyo, sabi ko sa inyo, oy, hindi lang mag-koordinito. Apat na pala yung pila ni Pastor dito. Hindi ko natin kaya yun. Maluluwag kayo itong ninyo kayo pag nag-apat na dito. Buti na lang. Thank you, Lord. Ito, ito pakinggan niyo pinakahuli ha. Nakasang ko ito. Leadership is difficult work. Not just in the church, but leadership in general is difficult and risky. Bakit risky? Kung kayo naman bumiyahe palagi may 100 kilometro sa tingin niyo kaya, within a split second lang isang mata mo, dyan na ako, anong ngayon? Instead na interrogate mo si Pastor, pauwi sila, bakit hindi mo na lang ipag-pray na magkaroon sila, magkaroon siya ng strength, gabayan sila ni Lord, makarating ang bahay nila ng second song. Instead na criticize mo si Pastor, bakit hindi mo na lang siya, Lord, bless my pastor. Amen. Dahil deserve niya ni Lord, dahil nililimak niya kaming lahat. Hindi gano'n. Ay, kung congregation ba naman intindi ni Pastor, ano na yan? Isipin nyo, some of us leaders, tayo susuporta kay Pastor. Higit sa lahat, dapat tayo maglilipat sa kanya. Lagi niyong tandaan yung panalangin nyo. Bago po i-close itong aking maiksin na sermon, lagi niyong isipin, bilang leaders, hindi kayo criticize, dapat prayers and supporters. Amen. Yan lang po. Maraming salamat po, Pastor Masita. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat po.